OOTD! 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 Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. Yung utak mo maliit, pagganahin mo, ha? Silang maghahatid sa atin ng balita, kasama si Nate Robert at Derek Chav. Silang mga kasama natin sa yan po. Ang susunod na ang ating pinaka latest beast ng showbiz ay na pag-usapan na natin. Yes. Ito na ang pinaka hihintay niyo. Blind item na ito. Si super powerful. Ay. Super powerful celebrity. Okay. Alam mo na, local lang isang TV host, actor. Mm. TV host, actor, comedian. Mm. Kasi daw sa time na medyo dumaan ito sa medyo problematic na sitwasyon sa buhay niya. Kumbaga, kung pwede lang katukin mo ang lahat ng tao na makatulong sa'yo, ay gagawin mo. It's not about money. Yes. It's, it's the situation. Uh-oh. Kailangan mo talaga dito ng matinding koneksyon, tulong. Hanggat kung may makatulong. Naawa ako dito sa host, actor, host, comedian na ito. Because nung dumaan siya sa ganung matinding depression na kailangan niya ng tulong, he talked to, nag-message siya. Nag-message siya sa kanyang akalay kaibigan niya na isang TV host, actress din na very powerful. Kasi naglalambing siya, baka matulungan siya in whatever manner, whatever way. Baka matulungan siya kasi alam niya makakatulong eh. Kung sakasakali, kung gustuhin eh. Nung una, sinin lang siya. Sinin lang yung message niya. Sinin lang. So, hindi pa rin nawala ng pag-asa si actor host, no? Na baka sakaling sa susunod niyang pag-message, pagkatok, ay baka basahin na. At baka sumagot na, baka mag-react. Kahit na whatever manner, kung makakatulong ba o hindi, yung malaman lang niya. Alam mo, nung second hindi na talaga siya pinansin. Hindi na sinin, wala na. Dead man na siya. Kawawa naman. Alam mo na, kahit hindi na natin sabihin yung mga pangalan that we talked about them, no? Nakakalungkot lang na ang isang taong, kahit man lang hindi niya matulungan, sana, no? Sana sabihin lang na, pasensya ka na. Sorry, wala akong magawa, ganyan. Kasi magkaibigan sila eh. Yes. At saka, yung nilalapitan ng tulong, ay may kapasidad. May kapasidad. May chance, malaking chance. Actually, isang tawag lang niya eh. Sa ninong niya eh. Kumbaga, matulungan na siya eh. Alam mo yun? Yun ang masakit doon. Yung kailan ba kayo magkaibigan lang? In good times? Kapag may problema pa ng kaibigan mo, ay hindi mo naman madamayan. Pwede mo naman tulungan kung gugustuhin mo. Pero bakit pinagkaitan mo? Hindi mo man lang sinagot eh. Yung kanyang pagkatok eh. Yung message niya, dinedma mo lang eh. Una, sinin mo. Pangalawa, dinedma mo na talaga eh. Alam mo, sana huwag mangyari sa inyo ito. Hindi namin pinagdarasal na mangyari sa inyo, pero sana huwag mangyari yung naranasan ng kaibigan mong actor host na yun. Pero pasalamat ka. Pasalamat tayo sa Diyos. At yung actor host na ito ay nakalaya na. Nakalaya na sa problemang meron niya. Nalagpasan na niya yung problemang yun. Kumbaga, hindi ka ba nahiya? Baka sabihin, baka mag-message ka pa na, "Uy, I'm so happy to see you." To see you back, ha? Alam mo, ako sa actor, isin mo rin. Wait lang. May clue ba tayo dyan? Most powerful sila. Pa? Sino pa ba? Powerful? si diba? Host actor. Hindi, dance to death. Dance to death. Back to work. Back to work. Alam mo na malamang. Kung sino ba pinag-uusapan natin doon sa powerful celebrity na yan na kaibigan. Minsan, mahirap talaga i-prove natin kung kailan nagiging kaibigan at kung kailan nagiging acquaintance ng tao na kakatrabaho natin. Baka he was just an acquaintance.
More ba ng acquaintance, less of a friend. Yes, yes. Doon sa... Pero kahit na hindi ka natin kakilala eh. Kung may pagkakataon tayo makatulog eh. Bakit hindi? Diba? O kaya kahit isin mo man lang at sabihin sa kanyang pasensya ka na at hindi ko kita matulungan. Kahit gano'n na lang, pasensya ka na. Bilang tao, diba? Hindi na bilang kaibigan. Hindi ako pwedeng gumamit ng impluensya ko eh. Na nahihiya ako. Yes, yes, yes. Maintindihan yun eh. Diba? So, yun na po. Thank you na lang. Patayin ko na lang kahit at least sinin mo. Diba? So sa mga nakakanood dito at may pangalan na pwede na kayo mag-comment ngayon, sabihin nyo sa amin kung sino yon at ibubulong namin sa inyo. Diyos ko, alam nyo na kung sino mo. Huwag na kayo mapa-etches-etches dyan. Alam nyo yun, no? Sa mga, yun sa actor na comedian, believe kami sa'yo. No? Believe ako sa'yo, kapatid. Laban lang. Patuloy lang tayong lalaban. At saka, ang tagal mo nang binigay yung perfume mo sa akin, ha? Binigyan ako ng perfume niyan. Siguro mga 15 years ago. Hindi na nasundan, ha? Hindi joke lang. Alam niyo yung paborito kong perfume, eh. So, patuloy lang po tayo mag-comment. Patuloy lang po tayo mag-subscribe. Yes. At magpatuloy niyo pong ibigay sa ibang mga kaibigan at ibalita ang pinakamagandang vlog ng taon, no? At saka ano, yung notification bell, pindutin nyo yun para updated kayo lagi sa lahat ng mga videos ng aming channel. Diba? Kasi marami kaming chismis dito. Naku, matutuwa kayo. Yun. Diba? Matutuwa kayo sa ano, si Powerful Celebrity. May ba blind item ako? Ayun na! Ito na po ang inyong pinakahihintay. Naku, excited na si nanay. Ito na po ang... Item na ito. Ito. Naku, sana maalala mo to, ha? Malaman nyo ito, ha? Bibigyan ko naman kayo ng clue in the end, eh. Okay. Alam mo, ito'y tungkol sa isang TV executive. TV executive. Executive ito, na parang silang may-ari or hindi naman? Papunta siya. Papunta. Naku, sobrang addict pala ito sa droga. Sobrang addict talaga sa droga. Diretsuhin ko na, ha? Diretsuhin ko na. At hindi ba sa droga, hindi siya gumagamit ng poor man's cocaine. Mm. Ang poor man's cocaine is shabu. Yes. He really uses cocaine. Cocaine, literal. Cocaine. May stock siya. Yes. May stock siya. Afford naman niya. Afford naman niya. Hindi, nakakaloka lang dito. May nakausap akong very reliable source. Really dikit sa kanya. Ha? Ngayon, di ba kasama nito pag nagmi-meeting siya. Alam mo, kahit araw, halimbawa, mapunta siya sa meeting, nanginginig daw ito. Nanginginig daw ito sa ito. Ngayon, tignan niyo. Nanginginig sa TV executive pag hindi siya nakakocaine. Alam mo kaya ang gagawin niya, even in his car, ay may dala siyang cocaine. Yun kasi na, pag magpapakalma sa kanya. Oo, at nagpapaperk up sa kanya at mabalik ang kanyang wisyo. Machismo. Pag nakakocaine siya. Kaya minsan sa kotse, pag nanginginig na siya, may dala sila ng kanyang kasama na cocaine. Pupunta siya sa meeting, alam, magkukoke muna siya sa kanyang car. Tinted naman eh. Big time eh. Diba? Tapos pagdating doon sa... Parang wala lang. Parang okay na siya. Normal na uli siya. Normal na siya. Nakakaloka. At yung sabi ng aking reliable source. Very reliable source. Even some of his girlfriends, ha? In and out of show business. Ha? Marami siyang girlfriends sa pinupuntahan. Iba-iba yan. Ay yung iba doon, ka-jamming niya. Siya ang nagdadala. Siya nagdadala daw ng cocaine. Nakakaloka siya. Anong executive to na? Dito sa QC. Sa QC. Nakakaloka siya. Oo. At ito, may bibigyan natin ng clue. Oo, dapat bigla tayo na. Para siya manananggal, di ba? Manananggal? Ano ba yung manananggal? Parang sa gabi lang na lumalabas. Yes! Tama ka! Nakuha mo! You made it! Sa gabi lang siya lumalabas talaga. Sa gabi lang siya lumalabas. Gabi-gabi yan, ha? Lumalabas siya. Parang siyang vampira. Oo. Gabi-gabi talaga siya lumalabas. Ba't pinapaulit-ulit mo? Ayaw ko. Wala sa araw eh. Kung sino yan. Hulaan nyo. Hindi, sana na yun. Yung kung sino man yung blind item mo na yan, dapat nalalaman na may mali sa gawin niya. Kung kailangan niya ma-rehab kasi sayang siya. Nagtataka lang ako sa pamahalaang ito eh. Alam naman nila na dati na may ganyan siya eh. Uh-oh. Bakit hindi nila mahuli-huli? Yun yung sinasabi. May pera. Yeah, may pera. Uh-oh. Okay? Yun! Kami wala kang pera. Pero hindi kami nagdo-drug.
Hindi na po namin patatagalin ang blind item na to dahil medyo sensitive rin naman siya. But just the same, kung mapapanood niya at feeling niya siya po ang pinag-uusapan namin, sana ay maramdaman niya na kailangan merong mangyaring pagbabago sa buhay niya. No? Oo, sana magbago na nga siya. Mm-mm. Dahil maraming umaasa rin sa kanya at maraming, kapag executive ka na, malaki-laki ang responsibilidad mo. At marami kang nabibiya ang maraming tao sa na nagtatrabaho sa'yo. No? Tama. Yes. Okay. Nakon. Speaking of United, Nay. Ano? Parang gusto kong pag-unite natin ngayon lahat ng mga ka-OOTD natin. In a way? In a way, paano? Na pag-uusapan nila ang Blind Item! Oh my God! Ito na, ha? Hawak na si Sita. Hawak sila. Okay. Blind item ako. Pang-unite talaga ito. Mm-hmm. Sana lang ma-unite kayo. Ito'y tungkol sa isang babae. Sikat na female singer. Married ito. Married singer. Ito. Okay. Okay. Tapos, sikat na sikat. Pati international. Siguro, lumalabas siya sa mga, sa mga shows abroad. Okay, siguro okay. May mga concerts sa abroad. Okay, okay. Kahit mga singers dito natin show mo sa abroad. Isang sikat na babae na hindi mo akalain na, magagawa niya ito. Yung itong kwentong ito. Jesus, magagawa say. Niya ang? Sige. Eto na. Meron pala siyang secret love affair with another male singer na Chinito. Doon na lang siya magkuha ng clue sa Chinito. Okay, sa Chinito. Okay. May nag-react sa ating nanon. Magaling to. Magaling na male singer ito. Ngayon, nagulat ang marami sa circle nila kung bakit naghiwalay si female singer at ang husband niya. Oh, naghiwalay. Okay. Hindi dahil sa nabalitaan niya na may relasyon ang kanyang asawa dito sa Chinitong singer. Pero, yung nangyari, na pangit na nangyari, na parang hindi niya akalain na magagawa ng asawa niya because ang chismis, yung female singer at saka si Chinitong singer ay nahuli na nagsisex sa kotse nila sa isang parking lot. Wait lang ha, hinga lang ako. Isang singer na sikat, isang Chinitong singer. Si singer na sikat, napakagaling, napakaganda, may asawa, nakipag-sex sa co-singer niya. Co-singer niya. Sa kotse. Sa parking lot. Paano malalaman ng asawa na eh? Siyempre may maraming marites, marisot, na nag-confirm. Okay. Kasi talagang sa circle nila yun, sa maliit na circle nila, putok pala yun. Kaya nang pinagtakpan lang. Ayan. Mm. Kasi nga, nahuli nga sila na nagsisex sa isang kotse sa isang parking lot. At saka, alam mo, nakakaloka ang kinaloka ko lang dito. It could happen. Marami naman ako narinig na mga ganito, nahuli si ganito, si ganyan. Pero ito, napaka hindi ka panipaniwala because wala sa personality, lalo ng babae, that would go this far. Controversial ba itong babaeng ito, Nay? Ay, oo naman. Lahat naman sila naging controversial, di ba? Okay. Lahat naman sila naging controversial, di ba? At saka, basta, nakakaloka siya. Wala sa personality niya. Pero, naniniwala pa rin ako kasi parang silang artist talaga nitong kanyang sex partner. Mukhang nag-meet yung kanilang mga libido. Alam mo, hindi, wavelength lang. Strict parental guidance. Wavelength. At pag artist, yung ka-extreme. Yes, yes. Na lumabas. Di ba pag artist ka, you're wild. Kasi, halimbawa, ako yung lalaki. Siyempre, tas, susko, ba't di ako mapayag? Hindi ko naman siya tayo. Yung singer na yun. Oo, kasi parang napaka-stiff. parang... Hindi naman dyan. Sabagay. Pero for all you know, yung mga ganitong klase, mga babae, ito mga wild. Ito mga, yeah. Ito taga mga wild. Kasi sino pa yung mga... Demure. Diba? Okay, meron kang... Clue? Wag na. Bakit? Wag na, kasi napakaraming mga singers, baka mamaya. Kasi pag binigyan ko ng clue, buko eh. Na-LSS tuloy ako, man. Yung kantahan kanina. Na parang naalala ko na naman yung last song syndrome. Oo nga. Ako na last song syndrome din ako eh. Diba? Diba? Yun ang sasabi ko. Pero yung lalaki. Yung lalaki, Chinito eh. Chinito. Gwapo ito. Parang member ito dati ng isang grupo eh. Me. Hayaan mo na.
Hindi, hindi, hindi. Bigyan natin ng konti lang naman yung mga OOTD. Member nga ng grupo. Ano pa? Ang dami grupo eh. Ito yung hanapin nila. SB19. Hindi sila mapayag, no? Kahit paano, bigyan mo ng kahit yung lalaki man lang. Hindi naman ito bagets. Na. Hindi sa bagets. May letter T sa kanyang pangala. Ay, sorry. Oo. At ito. May kaapelido siya ng isang komedyante. Oh, sikat na komedyante. Ang daming komedyanteng sikat. Ay, sikat na lalaking komedyante. Okay. Oo, yung totoong apelyido ng sikat na komedyante na yon, apelyido niya. Oo, huwag na nating minkod, ha? Kasi, sa mga kaibigan ko, ito lalaking ito, sinasabi nila dati, nung medyo ano ba, kamukha ko daw siya. Baka yan doon lang. Dati pa na. Yan doon nila yung picture mo, zoom in. Sino pa kamukha dito? Oo, di ba? Basta ha. Yan. Chismi. Ang saya na eh. Di ba? Oo. Okay ha? Basta ha, hulaan nyo na lang. I-comment nyo sa baba kung sino hula ninyo. Comment lang po, patuloy na mag-comment sa kung sino mga hinuhulaan ninyo. At kung may mga bagay na hindi maganda para sa inyo, okay lang, pag-usapan natin yan, we can read that. Or sa mga gusto-gustuhan yung episode namin ito, continuously lang po, bigyan nyo po kami ng kalakasan na ibigay dahil yung ginagawa po namin ito ay hindi ganun kadali. Pero nagiging nagkakaroon ng katuturan yung mga bagay na ginagawa namin dahil po sa inyo at sa pagmamahal po ninyo sa amin. So, nakadami tayo ng mga listahan, Panay. We will do more of this, no? Yeah. We'll do more of this. Dahil inihintay na ng ating mga OOTD ang... Bye, Martin! Isang crush ko rin to. Alam mo, yung lahat ng lalaki crush ko, something must be wrong with me. Sano? Hindi, ito crush ko talaga. Magaling na singer, actor, dancer. Mm. Sino actor, dancer ito? Oh. Just go all around to. All around, parang all around kasambahay. Hindi, all around, talented talaga itong kwapong bagets na ito. At saka alam mo, hinintay ko ito na may launch dati sa isang malaking film. Kasi may nangako sa kanya na mag-launch sa kanyang malaking film. Ah, hindi pa siya na... Hindi pa. Wala pa siyang launching. Yeah, kumbaga solo film talaga dapat yung super lead role. O, siyempre. Ma-excite ka. Oo. Pangarap naman. Sino bang hindi nanganarap noon na artista? Tama yan. At itong batang ito is very close lang to us, is very close to our gender, pero walang nagsamantala dyan. Kumbaga, diretso natin sabihin, he was untouched by gays. Kumbaga, talagang love lang siya ng mabating, pero walang experience sa mabating. Hindi naman sa ayaw niya, parang dati alam, pero basta ganun lang talaga, may topic ng ganun, irrespeto natin yun. Eto naman yun, may isang bakla. Mayamang bakla. Na actually, hindi ko alam kung tunay na mayamit ka, pero just ko nagpabongga, nagpaandar, nagpuproduce ko nun na pelikula. May nang mga na-produce na siya? Wala pa. Wala magpuproduce pa. Siya ngayon okay. Pelikula. Because super, ang drama is marami siyang pera, at ayon sa nakilala naman siya, parang pabongga nga, di ba, nag-dinner-dinner sila. So ngayon, nagpagawa siya ng story, kasi gusto niyang gawa ng launching movie itong actor na ito. So nakukuha niya yung loob ng mag-talent manager, di ba? So, gusto yung magandang story, chuchu, basta magandang story, kasi ipuproduce niya, ganito ang budget, sige, open yung budget, chuchu, ganyan. So, yung bagets ngayon, napapalapit sa kanya kasi nga, sobra ang kwan niya, sobrang pag-alaga, kailangan magandang istorya, napagawa ng script, nagbayad ng script, chuchu, ganyan. So ngayon, na-etching-etching niya si Magets. Kumbaga, one time lumabas sila sa konti, may wine sila. Tapos, dahil sa pangako niya ilo-launch, nakuha niya ngayon yung Magets. Naiuwi niya sa kondo niya. Nagkwentuhan? Nagkwentuhan, nag-sex sila. Nakuha niya si Magets. Na kumbaga dahil sa pangako, sa sobrang ilo-launch. Hindi siya pumapatol sa... Sa pating? Pero dito, dahil sa pinangakuan siya, napaniwala niya na ilo-launch siya to stardom, movie, bumigay yung bata. Okay, tapos. Tapos ang ending, hindi pala natuloy ang pelikula. Walang pelikula. Walang pelikula. May etchingan. O, natatapos siya. Na-finish product si Bagyat sa kondo niya. Sa isang pangako. Kawawa naman. Kawawa naman. Sa isang pangako. Bakit mo ganun? Diba, yung bata naman, you took advantage of the kid.
Sana hindi na lahan bawa, hindi man natuloy ang pelikula kasi nagka-abiria somewhere. Mm-hmm. Sana may dahilan. Yes. Hindi dahil sa ginamit mo lang yun para to lure him. And syempre, sino ba naman na artista na nangangarap na magkaroon ng sariling pelikula? Diba? Apot kamay na pangalap. Yes, yes. Para sa GMA, diba? Apot kamay na pangalap. Bibigay ka talaga. Pero may mga tao talagang ganyan na makuha lang yung ganoong bagay. Liling lang yun. They can do as far as that. Naliling lang yung kapwa. Anong sabi ng comment? Anong sabi ng comment? Ano, nababasa mo ba? Apot kamay na pangalap. Clue na yun. Apot kamay na pa. Diba? Isang clue na yun, diba? Okay. Kamay na okay. Sa pangalan niya, at saka apelido niya, meron siyang letter R. C. O. Okay. Diba? So, double meaning yun, ha? Diba? Tama? C. Okay, bala ka. So, kayo, walaan nyo na kung sino siya. Tingnan mo yung Marites. Marites! Michael Pangkoy! Marites na Marites ang dating mo, ha? Yan, alam mo na, okay? Yan. Yan na mo, ating light item. And of course, ito po ang ating episode ngayon. Maraming salamat po. Patuloy na po tayong mag-share at mag-subscribe. Sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon na hindi pa natin subscriber, mag-subscribe na po kayo dahil inasahan nyo po na mas marami pa po mga meaty na mga kwentuhan at talakayan na mangyayari dito sa ating programa. At saka i-follow nyo rin kami sa aming FB page. Ano OOTD Jobert and Chops Channel. Instagram, OOTD Jobert and Chops Channel. TikTok, Jobert and Chops Channel. Twitter, okay. OOTDJC. Sa lahat ng mga patuloy po nagla-like, nagpa-follow at nagme-message po sa ating mga social media, palagi po kaming nagbabasa ng lahat ng inyong mga mensahe. At maraming salamat sa mga constructive criticisms ninyo. Just we always bear that in mind and on our hearts. And sa lahat ng mga bashers namin, maraming salamat pa rin dahil sa inyo ay nagkakaroon kami na mas maraming engagements. Ay, nako, salamat talaga. Nako, thank you naka for being so kind to us. Alam mo, lalong gumaganda ang aura, di ba? Yeah. Ito na po ang hinihintay ninyong blind item! Siyempre, may part dito na totoo pangalanan natin. Pero may part na, siyempre, blind item will remain a blind of item. Course. Eto na. Diba si kaibigang Deo Ingenial passed away? Diba? At saka, yung wake niya nasa Heritage Park, no? Siyempre, lahat ang artisan doon. Hala, dami ang artisan. Biglang dami to. Oh my God, the whole world was there. Kasi nga, parang na-unite nga ni Deo ang lahat ng mga friends ng artisan. Lahat ng mga natulungan niya. At marami sa mga kasi natulungan talaga sa industry. Big shows to na ABS-CBN ang kanyang hawak. Kaya, daming grateful sa kanya. Eto na ngayon. Merong isang sikat na blind item girl. Blind item girl, oh. Marami na siya. Merong isang artista na jowa ng super sikat na actor. Mag-jowa ito actually. Pero habang buhay silang nilang inilihim, kahit bukong-buko na sila, ay inililihim pa rin nila. Ang dumalaw, may isang veteran host, babaeng veteran host na actress din, host, komedyante, na napansin niya, nakita niya si actress, yung young actress. At sinabi niya, di ba yung pregnant? Pregnant! Mga sa isip na, oh my God, lihim pala yun. I'm pregnant. Sa isip ko lang, again? Again? Again! So dati siyang... Dating pregnant, nanganak, nilihim, lumaking bata, may milk bottle. Nakita kita sa background. Pero dinideny na juntis, nanganak, na jowa si aktor. Tapos, alam naman ng public, ngayon, buntis na naman siya, blind item pa rin. Bina-blind item pa rin nila. Kung mga relasyon nila, totoo, pero forever nilang dinideny. So, ang tawag ko dito, ang couple na puro blind item. Forever. Imagine mo, manganak na siya ulit at panibago niyang sanggol, blind item pa rin. Papagod ako sa kabablind item niya.
Ibang galing niya, no? Pero sabi nila na, dahil maganda daw siya ngayon, mukhang babae daw yung... Yung magiging anak. Oo, maganda daw siya. Another blind item. Di ba nakakatuwa? So, kailangan pa ba ng clue? Siyempre, blind item na lang natin. Mga ka-OOTD, sino ba sa tingin ninyo ang minablan? I'm sure kahit tayo agree. Meron siyang adjective kay sa isang ano pangalan niya, Nay? Blind item. Kahit alam na natin lahat, diba kahit kayo alam nyo na, diba? Ano na diba ako sa akin? Tanggap nyo ng blind item na siya. Alam mo, tanggap na naman ng Pinoy yun. I don't know why they... Ako siguro kung anak ko yun. Pagmamalaki ko pa. Oo. Pero gusto niya yung blind item. Sino kasi ito na? Si blind item. Ah, si blind item. Ba't hindi ka maano? Kaya alam na lahat ng tao. Lahat nila alam nila. Oh. Alam nila. Pero gusto ko lang ma-identify siya as Miss Blind Item. Diba? Nag-jowa. Dinideny yung jowa. Blind item yun. No? Nabuntis. Mm. Dinideny. Nabuntis. Mm. Na dinideny ng anak. Mm. Chuchu. Kompleto ha. Andiyan na yung baby. Mm. Nakita niya sila sa Boracay. Pero deny pa rin. Blind item. Mga anak na pangalod. Blind item pa rin. Oh, di ako. Cute. So, kailangan nyo pa ba ng clue mga OOTD? Batahin nyo na ibang comments. Kay Ellen, nagbigay na naman na si Ellen ng 14 Canadian dollars. Grabe, no? Si The Nonsense gave 110 TRY. What's TRY? Istanbul, Turkey. Wow, maraming salamat sa mga team pakulay natin. So, bigyan pa rin natin para sa iba na hindi pa nakaka... Walang nakakaalam. Bigyan niyo yung sagot sa itaas. Mayroon pa dyan sa loob. Si Minette SB, alam niya yung blind item. Di ba ngayon ka lang nakakita ng artista na iba blind item mo at tanggap mo na siyang blind item. Siya mismo yung blind item, di ba? Kahit siya mismo, tanoy mo siya, hi Miss Blind Item, baka alam niya kung sino siya. Tawa ng tao si Miss Lea na may kilat sa blind item. Mas tahimik na tahimik naman si Pangko, si Michael Pangko. Oh, tabi nyo, sabi nga daw, gusto naman yung BI, wala bang mas mahirap? Ay, naku. Okay, good vibes lang. Good vibes lang tayo. So, yun na, Nay. At ang eksakto lang sa end ko, no? Saying sorry will not gonna pain us. Saying sorry will not gonna change a lot about us. At patuloy akong magpapasorry kung kailangan dahil hindi naman ikakabawas ng pagkatao. If that saying sorry would help a person feel better, hindi ko ipagkakait. Kasi patuloy tayo maniwala na tunay naman talaga na mabait ang Diyos. And to God be the glory. Oh, you're right. Tama ka naman. If giving saying sorry will make them calm, make them feel good, let's give it to them. You are so good. You are beautiful child of God. Maraming salamat sa lahat na nanood at nakinig sa amin. Basta ako, continue loving. If you fail now, tomorrow is another day. The sun will shine. Kailangan. I love you so much, everybody. And see you again next episode. We love you. Mwah.